guys, it's me again, Alma 2, and welcome to my channel. So for today's video, gusto kong i-share sa inyo yung mga bago kong shade ng MAC lipstick. Meron akong tatlong new shade, which is Ola, Down to Art, and Mocha. So later, isa-swatch natin sila isa-isa para makita natin ang kanilang mga difference and kung maganda nga ba itong mga shade na napili ko. Meron na akong review nitong Chili Matte Lipstick ng MAC. And kung interested kayo, pwede nyo siyang i-check. At para makita nyo yung mga pag-swatch ko and pag-taste test or food test kung maganda nga ba siya. So, itong tatlong shade naman ang isa-swatch natin for today's video. So, without further ado, let's start. So, first is itong Down to Art. Ito ang isa-swatch natin. Kung napapansin nyo, wala akong lipstick na suot kasi syempre magsa-swatch nga tayo. So, kailangan wala tayong lipstick. Itong Down to Art ay 3 grams and bullet type lipstick siya, guys. Ang packaging niya is plastic lang, guys. And ang ganda ng kanyang packaging, very simple and elegant, black and silver. So, ito yung yung Down to Art shade. Ito siya, guys. May pagka nude talaga siya, nude color. And pwede siya sa morena, tan skin, and fair skin. So, pinili ko ito for everyday use. Kasi ayoko talaga sa mga lipstick yung masyadong vivid or parang kitang-kita siya. So, at hindi rin bagay sa, parang hindi bagay sa lips ko yung full lipstick. Kaya, pinipili ko yung mga lighter shade lang. Like nude or mga lighter shade. So, ito na nga ang Down to Art. Isa-swatch natin siya sa ating lips. Lalapit lang ako sa screen para mas makita nyo. Titingin lang ako dito sa screen, guys, ha, para makita ko kung pantay ba yung pagkakalagay ko sa lips. Yan. Ito ang Down to Art. Nakikita nyo ba, guys? Sobrang niya lang, sobrang light na parang wala kayong suot na lipstick, parang ka-color lang ng lips nyo. And sobrang creamy niya. Nagustuhan ko yung MAC lipstick kasi hindi siya nagda-dry sa aking lips, hindi siya nagpa-patchy-patchy. And sobrang creamy niya at ang dali niya lang i-apply sa lips. Talaga, guys. I-try nyo ang MAC lipstick at pag nagustuhan nyo, talagang mapapabili ulit kayo tulad ko. Nag-try lang ako ng isa, which is Chili Matte Lipstick. And sobrang nagustuhan ko siya, kaya napabili ako ng tatlong bagong shade. So, ito yung Down to Art, guys. Ayan. Maganda siya for daytime. Parang parang wala ka lang suot na lipstick. Sobrang light niya sa pakiramdam talaga. So, tatanggalin na natin siya para may swatch natin yung second color. Ayan. Kahit tinanggal mo siya, meron pa rin may iwan na stain sa iyong lips. Hindi siya totally natatanggal, pero meron siyang stain, konting stain na naiiwan. So, next is Brick Ola, which is my favorite. I like this color because may pagka-pink siya. So, same lang nung 3 grams din siya. And ganito yung packaging. So, ito ang Brick Ola. Ayan, guys. Para siyang old rose color. Yung parang pagka... yung pink niya may pagka dark. Yan.
So, i-swatch na natin itong Brick Ola. Lalapit ulit ako sa screen. Brick Ola. Sobrang creamy niya rin. Parang lahat ng MAC lipstick is creamy siya. And sobrang dali niya lang i-apply. Sobrang light niya sa pakiramdam. At parang feeling mo wala kang suot na lipstick talaga. Promise. Ito nga pala ang Brick Ola. I like this shade. Pwede siyang pang night and pwede siyang pang daytime use. Hindi siya ganun ka vivid or ka ano, yung parang sobrang bright. Yan guys, Brick Ola. So, tanggalin na ulit natin at i-shade, i-swatch natin ang pangatlong shade, which is Mocha. Ayan. Ito naman yung pangatlong shade, Mocha. Ito ay nude color din. Parang lahat ng lipstick na na-order ko is nude. And gusto ko nga pala mag disclaimer ha. Hindi po ito sponsor. Ito po ay binili ko sa sarili kong pera. Gusto ko lang talagang reviewin or iswatch ang mga MAC lipstick kasi nung yun nga, yung na-try ko siya, nagustuhan ko siya sobra and gustong-gusto ko yung mga lipstick nila. So, kaya bumili ako ulit. So, let's watch this Mocha shade. So, eto nga pala ang Mocha. Yan. Parang ano siya, darker shade ng Down to Art. So, ilagay na natin siya sa ating lips. Yan. Mocha shade. Nude color siya, guys. Hindi siya ganun ka-dark, hindi siya ganun ka-light. Magandang-maganda siya for daytime use kung mag-shopping ka lang or mag-grocery or pupunta sa kapitbahay. Maganda tong Mocha shade, guys. And favorite ko rin siya tulad ng Brick Ola. So, lahat sila favorite ko, kaya gustong-gusto ko ang MAC lipstick. So, ayan na guys, ang Mocha. So, gusto kong i-swatch sa inyo ang yung unang lipstick ko, yung Chili MAC lipstick. Kunin ko lang. Asa na ba yun? Ito. So, ito na nga yung Chili MAC lipstick, yung unang-una kong nabili sa MAC. Ito guys is may pagka red, dark red Chili Matte lipstick. Yan guys. Ito ang Chili Matte lipstick. Ito naman pwedeng pang night use or pag magka-club or mag-date, ito maganda to kasi may pagka red siya, nakaka-sexy siya sa lips. Yan. Kung gagamitin niyo naman siya daytime, wag niyo lang siyang masyadong kapalan, medyo konti-an niyo lang. So pwede siya pang daytime, hindi masyadong opaque or hindi masyadong bright yung color niya. So yan guys, ang Chili Matte lipstick, which is the which is my favorite lipstick. So yan guys. So ang masasabi ko sa MAC lipstick is super creamy, ang daling i-apply sa lips.
sobrang lightweight niya sa pakiramdam, parang wala kang suot na lipstick. And hindi siya nagpa-patchy-patchy sa lips. With, yun yung nagustuhan ko talaga sa mga MAC lipstick. Hindi siya nagpa-patchy, hindi siya nag-dry. Andali niya lang i-apply. Ang cons lang sa MAC lipstick is hindi siya transfer-proof, hindi siya bullet-proof, hindi po. Bullet. Hindi siya transfer-proof, hindi siya waterproof. So, pag inalis niyo siya, matatanggal siya. Or pag kumain kayo, matatanggal. So, after niyo na lang kumain is mag-apply na lang kayo ulit. And meron naman siyang naiiwan na konting stain. So, hindi naman totally ganun na nawawala as in, pero meron naiiwan na konting stain. So, mag-apply na lang ulit, mag-reapply after kumain, after mga ilang hours, ganun lang. So, siya ay katulad ng mga normal bullet lipstick. Ang gaganda ng mga shades nila ng lipstick. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo tong video na ito. And gusto ko lang magpasalamat sa mga family or team na sumusuport sa akin. Especially ang si Shider Pops, yung pinsan ko. Ang Team Pula, Team Lead Tinker, Team Organic, at sa mga katulad ko na small YouTuber, thank you sa pag-support at panonood ng aking vlog. Nararamdaman ko yung mga suporta nyo dahil nakikita ko naman na paunti-unting umaangat ang aking views and subscriber. Kaya, taus-puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. And, para sa mga kapwa ko, small YouTuber or nagsisimula pa lang sa pagbablog, mai-advise ko lang na huwag kayong mawawala ng pag-asa kahit na wala masyadong nanonood or wala masyadong nagsasubscribe, dahil hindi naman lahat ng sikat na YouTuber is bigla na lang sumikat. Dumaan din po sila sa mga ganitong pagsubok, yung mga walang nanonood, walang subscriber. Kaya tuloy lang and huwag kayong mawawala ng pag-asa. Be patient and gawa lang ng gawa ng mga magagandang content. So, yun lang guys. Thank you ulit and see you sa next video ko. Please, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong i-upload na videos. So, yun lang. Thank you!